Samantala, umaaray na ang mga residente ng Tawi-Tawi dahil tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto roon na inaangkat mula Saba. Pati supply ng gasolina, pahirapan dahil madalang ang biyahe ng mga nagaangkat ng petrolyo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa pamamagitan na ng isang dimotor na bangka, mararating na raw ang Saba mula rito sa Tawi-Tawi sa loob lang na higit kumulang 7 oras. Kaya naman marami ring produkto mula sa Malaysia ang mabibili rito. Higit daw na mas mura kaysa umangkat mula sa Zamboanga na 18 oras pa ang biyahe mula rito sa Tawi-Tawi. Pero dahil sa tensyon sa Saba, apektado ang pag-angkat ng mga produkto. Kaya ang mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, asukal at mantika na sa Saba na kinukuha ng mga taga rito, nagmahal na wala pa noong isang linggo. Kulang yung kita namin sa bakit ngayon. Siyempre, hindi na makaano yung product ng Malaysia papunta dito. Maging ang inaangkat na gasolina ang ginagamit sa bangka ng mga mangisda, tumaas din. Kasi siguro walang ulan sa papuntang Malaysia, yun lang. Kaya nga, mahal ang gasolina, isang litro. Pero ang mga kaanak ni Raja Muda at Bimudin Kiram, higit sa nagtaas ang presyo ng mga bilihin, ang pinoproblema. Paano sila pupunta doon? Wala sasakyan, wala ano-ano madalahin nila doon. Dito na lang. Oo, dito na sila. Maghintay lang, pag maayos na yon, bago punta doon. Labis ang pag-aalala nila matapos mapaulat ang airstrike ng tropa ng Malaysia sa kinaroroon ng Raja Muda sa Lahad-Datu. Saan kayo man maroroon, mananatag kayo at manalangin sa Diyos. Iisa lang ang Diyos natin. Sana safe kayo dyan lahat. Ian Cruz, GMA News.